Ito nga ang mga prediksyon ng mga analyst patungkol nga sa napakagandang series ng Lakers at ng Warriors, at umpisahan na natin yan sa former Laker player na si Shaquille O'Neal. Sabi niya, it's going to be a competitive series nga daw, at pipiliin niyang manalo sa series na ito ay ang team ng Golden State Warriors, nang dahil sila raw ang reigning NBA champion at alam daw nila what it takes to win this series. Pero maaari pa nga daw mag-ibang takbo ng seri na ito ayon dito kay O'Neal, kapag nga daw nakakuha ang team ng Lakers ng dominant games sa kanilang superstar na si Anthony Davis. Pero sa ngayon daw ang Warriors ang kanyang pinipili, dahil alam daw ni Shaq na alam ng Warriors ang kanilang gagawin. Pero sigurado daw na magiging competitive itong series na ito between LeBron and Stephen Curry. Ito namang si Charles Barkley, sinabi niya na maganda nga daw ang ginawa ni Stephen Curry sa first round, lalo na sa Game 7. Pero ang pipiliin niya nga daw, pipiliin neto ni Chuck ay ang team ng LA Lakers. Sabi niya, I still like the Lakers, at sigurado daw na magiging maganda ang series na ito. Pero ang iniisip lang daw neto ni Chuck ay itong si Anthony Davis, na hindi nga daw mapagkatiwalaan na daw inconsistent ang kanyang paglalaro. Kaya ang tanong nga daw, can Anthony Davis dominate for 4 games? Dahil sa tingin daw niya ay may big advantage itong si AD laban sa Warriors team. Ito namang si Kenny the Jet Smith, Warriors ang pinili, at ang paliwanag niya dyan ay kung ito nga daw si Draymond, Jordan Poole at Klay Thompson ay ito-dominate ang kanilang position, ay siguradong mananalo itong Warriors. Pero kung hindi nga daw, ay baka ang Lakers ang manalo dyan. Ito namang si Shannon Sharp, mga idol, ang sinabi niya nga, ang Lakers daw ang kanyang pipiliin ng dahil great matchup daw ito para sa kanila. Inaasahan niya nga na itong si Anthony Davis at LeBron James will put up big numbers nga daw against sa depensa ng Golden State Warriors. At ang dahilan nga daw ay wala daw kasi sa Warriors team na kayang bantayan itong dalawang superstar ng LA Lakers na si LeBron at AD. Yes, Wiggins is a good defender daw, pero hindi daw yan ubra kay LeBron, at itong si Kevon Looney daw ay kakainin lang ni Anthony Davis in the paint. At ito namang si Skip Bayless, Lakers in 6, sabi ni Skip, at ang paliwanag niya dyan ay dahil itong sina LeBron at Curry na ang best players on the team. Ibig sabihin dyan niya na it's LeBron versus Curry na, at hindi na daw LeBron versus KD and then Curry. Katulad nga daw noong nangyari noong 2017 at 2018 NBA Finals na malinaw na si KD ang best player on the court. Ngayon daw ay walang tulong na makukuha itong si Steph laban kay LeBron James. Ito namang si Stephen A. Smith, mga idol, ang kanyang ang pinili ay itong Golden State Warriors. Sila daw ang may edge laban nga dito sa team ng LA Lakers. At ang rason nito ni Stephen A. Smith ay dahil lawak daw ng Warriors ang home court advantage, at nasa team daw nila ang the greatest shooter of all time na si Stephen Curry. At talaga naman daw na problema ang atid nito sa team ng LA Lakers. Ito naman si Kendrick Perkins, ang kanyang ang prediksyon ay ang team ng LA Lakers ang mananalo sa series na ito, at ang rason na binigay niya ay dahil defense wins championship nga daw. Ang Lakers defense daw ay pangalawa in the NBA sa defensive rating, number 1 sa defensive rebounding, at number 1 pa din dito nga sa blocks. At ang rason nga daw ng Warriors kaya sila nanalo sa kanilang last series against sa Kings ay dahil dinominate ni Kevon Looney ang rebounding department. Pero ngayon daw ang kanya nang kakarapin ay ang big front line ng LA Lakers, LeBron, AD, Rui Hachimura at Vando. Kaya nga mahirapan na nga daw itong team ng Warriors. Yan, mga idol, ang mga prediksyon ng mga ilang analyst about nga dito sa series ng Lakers at Warriors. At sa mga reporter naman, mga idol, ay ito ang kanilang prediksyon. Ang Warriors nga ang kanilang pinipili na manalo, 11-2. 11 ang pumili sa Warriors, 2 lang sa Lakers. Underdog dito ang team ng LA Lakers. Pero mga idol, kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang mananalo? Lakers ba or Warriors? At ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit mananalo ang inyong napiling team? Komento nyo lamang yan, mga idol.